Sa mahabang panahon, hindi siya nagparamdam. Hindi kaya nagtatago, Mang Pepe. Baka naman tinalikuran niya na yung responsibilidad niya. Kung ayaw niya sa responsibilidad niya, ako kukuha. Ipasa niya sa akin ang Baka na Cruz. Di ba sinabi ko sa'yo, kasama ni Kawan? Hindi naman ito yung date eh. Eh ano? Birthday ko kasi bukas eh. Hayop kang manyak ka. Nakita ko sa mukha nung lalaki. Nagulat siya nung nalaman niya kaswang ako. Kalimba ko sa'yo. Pangako ko sa inyo, mga kadahin. Pagsisisihan ng mga taong ginawa nila sa atin. Namin yung Rosario. Ano ka ba, mamaya pa nga po yun eh. Mapagupit pa ako eh. Juan! Ano po ba ito nangyayari sa akin? Hindi ko po maintindihan. Bakit ako nakakita ng mga ganun? Ano po ba sila? Manigno? Aswang? Nag-birthday lang po ako, bakit ako kanibigla nagkaganito? Totoo po ba yung nakikita ko? O baka nababaliw na ako? Sasamahan ko lang po yung kaibigan ko, Nay. Birthday niya po kasi. Sino ba ang kaibigan yan? Si Juan po. Si Juan? Di ba sinabi rin siyo, anak? Huwag ka na makikipagkaibigan sa lalaki yun. Tatay, mabait po si Juan. Tsaka, hindi naman siya makikipag-date. Sasamahan lang niya si Juan dahil nga birthday. Opo, Tay. Magmimerienda lang ho kami. Sino kasama niya? Kaming dalawa lang ho. Merienda. Birthday. Tapos dalawa lang kayo. Eh, didate nga yan! Teka lang ha. Sasama ako. Wipis lang ako. Tay! Sasama po ba talaga si tatay? Sige na. Umalis ka na. Ako nang bahala sa tatay mo. Sigurado po kayo, Nay?
Oo, ako nang bahala. Salamat po, ah. Sige po. Sige na. Ingat, ha? Opo. Nasaan na yun? Mga kalahi, alam kong marami sa inyo ang nanggaling pa sa malayong lugar. Ngayon ako'y maligayang nakakita kayong kasama natin. 21 taon nung nakalipas, nakita natin ang lupit ng mga tao! Pinatay nila ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid, ang ating mga mahal sa buhay para siguraduhin malipon ang lahi ng aswang! Alam ko ang inyong mga sakripisyo. Alam ko rin ang inyong pagtitiis sa inyong uhaw sa init ng dugo at namang loob ng tao. Pinagkasya nyo kumain ng lamang loob ng galing sa punerarya, galing sa basurahan ng mga ospital. Nagtimpi kayo at hindi gumanti. Mga kalahi, habang sila'y kampante, napasok natin ang kanilang lipunan! Nagkaroon tayo ng sapat na yaman at ngayon, nasa puder tayo ng kapangyarihan! Mga kalahi, huwag na kayong mainip dahil malapit na. Makukuha na natin ang ating tadhana dahil inahanda ko na ang pagsibol ng anak ng dilim! Pangako ko sa inyo, mga kalahi. Magsisisihan ng mga taong ginawa nilang kalupitan sa atin dahil lahat ng ating pagtitiis ang siyang pagmumulan natin ng lakas upang lipunin silang lahat! Uubusin natin sila. Hindi na tayo magtatago mula sa ating mga pagkain. Sila na ang magtatago mula sa atin! Bilang handog ng aming pamilya para sa inyong lahat, narito ang munting salo-salo. Dinner is served! Magiging solusyon sa problema natin sa pagkain. Laura, kapag ito'y naumpisahan, yung food manufacturing company mag-handle ng distribution, wala nang rasyon. Hindi na tayo maubusan ng pagkain habang naghihintay tayo maghari muli sa mga tao. Napamumunuan ng anak ng dilim. Wala na makakapigil sa atin. Pero na lang, kunwari pa ang bakal na kurs. Pero patay na ang tagabantay, hindi ba, Ma? Matagal na. Kahit nandiyan pa ang bakal na kurs, wala na yung silbi. Juan, kayo na pa kita nanap, ha? Saan ba nagpunta? Nagsimba. Kailangan mo doon. Saan makatagal mo? Ha? Ang sabi ko, anong ginawa mo simbahan? Ano ba nangyari sa'yo, Juan? Wala siyang pagwito kayo. Ipapahinga muna ako sa kwarto. Iwan! Kamusta? Digdig niyo ni Ate Rosario. Si Rosario?
Sigurado ka ba na natanda mo yung tsura ng lalaking yun? Oo, pare. Sigurado ako. Dito lang yun. Machechempoan din natin yun. Sige. Ikot mo. Order na po ba kayo? May oh, na pa kayo dito? Hindi, order na ako. Yung mga nandyan, gusto ko lahat yan. Salamat. Nakikita tunay namin nga niyo. Kaya ibig sabihin pala, hindi pa na totoo mga guwapo at macho kayo. Mga chong, kung ano man ang pinaplano niyo sa akin, pasensya na kayo na ako pwede ngayon dahil may date ako. Masusunod na araw magkita ulit tayo. Sila abutan. Anong kailangan sa'yo ng mga aswang? Hindi ko rin alam. Sila ang tanungin niyo. Maraming salamat sa inyo, kaibigan. Pero kailangan ko nang malis. Meron pa ako kailangan puntahan. Andali! Hindi pa pwedeng umalis. Kinakausap ka. Alam mo sa lahat na kayo, yung sinisindak ako ng lalaki may bigote. Agustin! Samuel. Anong ginagawa mo dito? May problema tayo. Aktibo na naman mga kapatiran. Nakainkwentro na namin sila. Tawag ako si Kael. Hindi kami ang kaway.
ang mga aswang ang kalaban. Andito lang sila. Nasa paligid. Naghihintay sumalakay. Hindi nakikita ang tunay nilang anyo dahil mukha lang silang ordinaryong tao. Pero ikaw, may kakayahan kang matukoy ang aswang sa isang tingin lang. Eh, ano nangyari? Paano nagkaroon ng inkwentro? Hindi na mahalaga yun, ate. Ang importante yung sasabihin ko sa'yo. Ano yun? Sabihin mo sa akin? May isang lalaki. Nakakita niya ang tunay namin anyo. Nakakita siya ng aswang. Hindi ko alam ang sinasabi niya. Huwag ka nang tumanggi. Narinig namin ang mga humahabol sa'yo. Alam nilang alam mo. Totoo ba yung sinasabi mo, Emil? Totoo, ate. Nung nakita niya ang anyo namin, nagulat siya na nakakita siya ng aswang. Baka naman isa to sa mga tao na sinasabi nilang may third eye. Hindi kaya may lahing albularyo. Noong una, yun din tingin ko sa kanya. Pero ibang pakiramdam ko sa isang ito. Yung bilis, ligsi at lakas niya. Para siyang katulad natin. Anong ibig mong sabihin? Hindi kaya. Katulad natin siyang aswang. Totoo siya sabi niya. Nakikita ko ang mga aswang. Ayun sila. Paano siya magiging aswang kung hindi naman siya kami aswang? O di kaya mukhang aswang? Baka naman nagkakamali ka lang sa hinala mo, Emil. Hindi, ate. Totoo. Yun ang dapat ko siguraduhin. Kaya dapat kilalanin ko ng gusto itong lalaki nito. Samuel. Ate, huwag na muna. Hindi pa tayo sigurado kung ano na talaga itong lalaking ito. Mahirap na. Baka ako nagkakamali ako. Lalo lang magalit sa akin ang asawa. Kinakabahan ako sa naisip mo, Emil. Mukhang gulo na naman yung papasukan mo eh. Ate, relax. Think of it as an adventure. Hindi ko alam kung ano matutuklasan ko. Pero pakiramdam ko, kailangan tayo may matuklasan sa lalaking ito. Masaryo! Ano ba kayo na pa ako naghihintay dito? Bakit ngayon ka lang? Eh, kasi... Alam mo, noong una, okay lang eh. Tinitiis ko dahil birthday mo. Pero sobra na, limang oras mo naman ako pinaghintay. Bakit ka balit? Ano ba nagagalit sa'yo ang tatay ko? Ayaw niya akong pasamahin sa'yo. Pero tumakas ako dahil kaibigan kita at ayaw akong magalit ka sa'kin. Pero anong ginawa mo? Pinag-antay mo ko tapos wala ka man lang paliwanag? Eh, paano kung magpapaliwanag? Hindi mo naman ako pinagsasalita. O sige, magsalita ka. Sorry, hindi ko alam kung paniniwalaan mo. Pero kaya ako na late kasi... Dahil hinabol ako ng mga aswang. Ang dami nila. Nasa paligid lang natin. Hindi natin nakikita. Mukha silang totoong tao, pero totoong aswang sila. Masaro, nakikinig ka ba? Masaro, maniwala ka sa sinasabi ko. Ang dami nilang aswang. Nakita ko sila. Hinabol nila ako. Masaro, wisit? Ma'am, ito na po yung take-out nyo. Ito na rin po yung bill. Ito, bill mo. Happy birthday. Sa date nyo? Hindi ko naman siya ininja, Nasyong. Nahuli lang ako nang dating. Yun na nga, hindi ko maintindihan sa'yo eh. Paano ka mahuhuli sa date nyo ni Rosario? Eh, kanina umaga lang, sobrang excited ka. Tapos nawala sa isip mo? Ano naman nangyari sa'yo? Ay, hindi ko maalam kung maniniwala ka sasabihin ko. Pero totoo yung sinasabi mo eh. Ano? Asyong totoong may aswang. Nakita ko sila, ang dami nila, at nasa paligid lang natin sila. Ang bihira ka, Asyong.
Wala na nga tayo pambayad. Nagpasal ka pa. Alam mo naman matatakotin ako, tapos sinakot pa ba ako? Asyong, hindi kita tinatakot. Ilang gabi na ako nananaginip at nakakita ng mga mukhang halimaw. Hindi ko kalain aswang pala yung napapanaginipan ko. Kagabi, nagising ko dahil may naririnig ako sigaw ng isang babae. Hinanap ko. Nakita ko yung dalagang kursonada mo. Inaatake ng isang lalaki. Inupakan ko. Nung bibit-bitin ko na papuntang presinto, nagulat ako. Bigla siya naging itsurang aswang. Itinulog ko na lang. Dahil ang iniisip ko na panaginip lang ang lahat ng yun. Pero kaninang umaga, natatandaan mo yung babaeng nakasalubong natin, yung nakabangga ko. Nakita ko ang mukha niya nagpalit ng mukhang aswang. Yung bata, yung mga matatanda, yung mga lalaki sa kalsada, yung mga pasahero ng bus, lahat sila mga mukhang ordinaryong tao. Pero yung mga mukha nila, mukhang aswang. Juan, joke ba yan? Tingin ba mukha ko nagbibiro? Kanina, habang papunta ako sa date namin ni Rosario, hinabol ako ng mga aswang. Parang nalaman na nila na nakikita ko sila. Eh, kung totoo nga yung sinasabi mo, bakit ikaw nakikita mo sila? Bakit ako hindi? Cool. Baka naman namamalik mata ka lang. Totoong aswang ang nakikita ko. At hindi lang ako nakakita sa kanila. Ha? Sino? Mayroon dalawang lalaki na mahabol sa akin. May mga armas sila. At narinig ko sa mga aswang ang tawag nila dito, Kapatiran. Kung may kakayanan siyang tukuyin ang mga aswang sa isang tingin lamang, hindi kaya aswang din siya, Mang Pepe? Hindi. Hindi kumulo ang langis, Agustin. At hindi pumapalya ang langis. Kung ganun, paano niya nagagawa yun? Hindi ko alam. Ngayon na ako nakakilala ng isang tao na may ganong kakayahan, Agustin. Ha? Kailan sila ng mga aswang? Para silang dalawang grupo na matagal na maglaban. At nakita ko na takot ang aswang doon sa Kapatiran. Juan, dapat tinanong mo sa mga Kapatiran kung bakit nakikita mo yung mga aswang. Hindi rin nila alam, Asyong. At nagulat sila na nakikita ko kung sino ang mga aswang. Nakita mo rin ba kung paano siya makipaglaban sa mga aswang? Malakas! Maliksi! Hindi pangkaraniwan sa isang tao. Kahit mga aswang nagulat sa kanya. Tol, asa na ba yung mga Kapatiran niya? Baka sila makapagpaliwanag ng nangyari sa'yo. Hindi ko alam, Asyong. Tinakasan ko sila. At itinanggi ko na nakakita ako ng aswang. Bakit? Galit sa akin ang mga aswang nung nalaman nila nakikita ko sila. At kapag sinabi ko ito sa Kapatiran, sigurado akong hahantingin nila ako. Makakatulong siya sa atin, Agustin. Sa ganyang kakayahan, mabilis siyang maituturo kung sino ang mga aswang. Pero hindi natin siya kilala, Mang Pepe. Malay natin may sa demonyo yung taong yun. Kung tao nga siya. Kailangan natin makasigurado. Kailangan natin siya makilala. Hahanapin natin siya. Eh, paano yung mga nakakilala sa'yo? Anong gagawin mo? Iwasan ko sila. Kapag nalaman nila na hindi ko sila ginugulo, hindi nila ako guluhin. Hindi tapos ang problema. Eh, paano si Lola Bilin? Sasabihin ba natin sa kanya? Sa tingin ko, hindi. Para huwag siya mag-ilala. Ano ba naman yan, Juan? Ibang klaseng birthday gift sa'yo yan, ah. Ang lamang natin sa Kapatiran, hindi nila tayo kilala. At wala silang paraan para itukoy kung sinong kalaban. Hanggang kaya nating itago ang totoo nating anyap. Just keep it a secret. Kaya nating tahimik na isa-isa nating ubusin ang Kapatiran. Kailangan kumilos tayo agad, Ma. Baka maunahan tayo ng kalaban. Tandaan mo kaya. Tahimik at malinis. Kami na ng kagrupo ko ang bahala sa kanila. Ay, teka. Ano yan? Tumbay lang yung napagiging magkaibigan. Gayun yun? Sabi ni Kuya Juan, gusto niya daw magbago. Para sa'yo. Si Juan, may pogi points na naman. Asyong, sandali. Makikilala na niya ang Kapatiran. Ano ba kayo? Isang tao lang pwedeng maglabas ng asandata mula sa bahay. Pagala ko! Pada! 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 Pana! Bakit ayaw? Ito ba gusto mo? Oh! My friend!
magpukos na ang kani-kanilang landas. Nasaan yung ibang kapatid? Takbo, Rotario! Sino ba sila? Bakit manila tayo nahabol? Wala ka nang tatakbuhan. Buong bayan, nakatutok na sa mga aksyong adventures ni Juan Dela Cruz.